Good day at welcome sa ating channel. Usap-usapan ngayon ng mga trade rumors na nagaganap sa NBA. Merong mga naghahabol pa na palakasin ang kanilang mga teams. Ang iba naman na nagre-rebuild na nga at nilalagay na sa trading block ang kanilang mga superstars. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ito nga ang mga star players na potensyal na malipat bago magsimula ang season o bago mag-trade deadline. Honorable mention, DeMar DeRozan. Pagkatapos nga ng season na ito, may player option si DeMar at posibleng nga i-decline niya ang kanyang kontrata at potensyal na malipat nga siya sa ibang team. Malibalita na tatlong teams na ang kumontak sa Spurs pero hindi nga sinabi kung sinong player o players ang pinag-uusapan nila. Hindi nga din ito mahilig ang Spurs na mag-trade ng superstars, syempre sa exception lang sa naganap na Leonard at DeRozan na trade. Bradley Beal. Sa ngayon ay may 2 taon pa nga natitira sa kontrata si Bradley Beal at magiging free agent sa taong 2021. Ang Wizards ay pwedeng na mag-offer kay Beal ngayong July 26 ng 3 years extension sa halagang $111 million. Napabalita nga na kinausap na ang kampo ni Beal pero wala nga silang naging desisyon dito. Alam naman natin sa 2021 ay mas lalong tataas ang cap space at pwede nga itong makakuha ng mas malaki pa doon. Ngayon kung gagalaw man ang Wizards, dapat daw ay mga young at promising prospects at may kasamang picks, doon na sila magkaka-interes. Kevin Love. Ito ay unang taon pa lang ni Love sa pinirmahang 4-year extension sa Cavs pero napabalita na papalaruin muna ito para tumaas ang trade value niya this season. Nagre-rebuild na nga itong Cavs sa mga players katulad ni Colin Sexton at Darius Garland. Napabalita nga na interesado pa rin ang Blazers kay Love na nagka-interest din sa kanya last year. Baka ito na nga ang third star na kailangan nila para umangat sa Western Conference. Kyle Lowry. Si Lowry gaya ni Gasol at Ibaka ay nasa huling taon na ng kontrata nila para sa Raptors. Sa ngayon daw ay hindi pa igagalaw ang mga players kahit na wala nga ito si Leonard at si Green. Titingnan muna nila kung ano mangyayari this season at baka sa trade deadline na sila magde-decide kung magre-rebuild niya ito, depende sa estado ng team. Marami nga magkaka-interest dito sa kontrata ni Lowry dahil expiring contract na ito. Chris Paul. Napakalaking perang mawawala kapag i-buyout nito si Chris Paul, kaya makukuha lang ito sa ngayon sa trade. Sa laki nga ng kontrata ni Chris Paul ay mahirap nga igalaw ito papunta sa ibang teams at sa rumor trade pa nga sa Miami Heat, napabalita na itutuloy lang ang deal kung i-decline na ngayon ni Paul ang huling taon niya sa kontrata ng worth $44 million. Kaya malaki pala ispan din ito sa party ni Chris Paul kung habol pa ba ito ng kampiyonato na mukhang di naman niya makukuha sa Miami Heat o pera-pera na lang, sayang din naman ang $44 million. D'Angelo Russell. Madami nga nagsasabi na temporary replacement lang ito ni Klay Thompson na babalik pa sa December to February. Hindi nga natin alam kung kaya maglaro ng tatlong guards na ito na wala maging problema. Maliban sa sigurado ng bababa ang average ni Russell kung nandiyan na si Klay Thompson at kasunod ay bababa din ang trade value niya. Kaya rumored nga na ititrade ito sa oras na babalik na si Thompson pero dinideny naman ito ng kanilang management. So ayan ang mga nasagap nating impormasyon sa ngayon. Maganda rin sana mabigyan pa itong mga stars ng pag-asa sa ibang teams kesa naman maglaro sa non-contender na team. Comment lang ang inyong opinion sa baba. Salamat sa panonood. God bless. Peace.